pagpupuna ng troll binabasa ko. Kahit na sinasabi nila, tanga ka, Torni. Yung mga pangalan nila. Oh, tanga ka, Torni. Bobo. Oh. Tapos sasabihin ko sa kanila, ay, God bless you po. Okay lang yon. I can take it on the chin. Kung iyan na ang pamamaraan ng paghahayag nyo ng di pagsang-ayon sa aking mga opinion, approve si Nicanor. Tungtuwa naman sila. Ah, okay. Kung reverse psychology tawag doon. Hindi ka pumapatol, ha? Hindi. Sinasabi ko nga, huwag silang aalis eh. Alam mo, Gladys, okay. Hindi nga umaalis. Lalo ako minumura. Pero okay lang. God bless them. Oh, hindi ba feeling mo bad energy? Hindi naman. No. Sport ka pala eh. So you're a good sport, ha? Sa tagal na natin sa broadcasting eh, kung kumakapal na mukha natin, hindi na tayo tinatablan talaga. Dice na yan, wala na yan. Anyway, okay. So ito na. Tanong na ito, Dina. Tanong na ito talaga. Ito ang tanong niya. Nung kinasal po kami at bago kinasal, wala po kaming any form na finalapan. According po sa marriage license man ito, hindi naman po kami nagsasama bago ikasal. Sapat na po ba yun na sabihin na marriage license o na okay. No marriage license pala ang kasal? Ganito. Okay. Sa lahat ng pag-iimbestiga ng kasal, saan ka mag-uumpisa? Mag-uumpisa ka sa isang papel. Kaya mo siguro natatanong yan kasi lumalabas pa sa PSA ang papel na sinasabing kasal ka. Pero hindi naman kayo nagsama, wala naman kayong marriage license. Pero ang problema, may lumalabas na papel. Dapat mabura yun. Kung walang marriage na nangyari, dapat ma-officially tapon yon. Official. At kung official na matatapon yon, pwede ka, dapat kang pumunta sa korte. In any case, dapat pumunta ka sa korte. Ngayon, kung ang sitwasyon ginamit lang ang pangalan mo, identity theft, biglang, kasal ka bigla, talagang may lumalabas, kinuha ang pangalan mo at lahat ng mga data mo at iyon ang pinalabas na asawa ng isang tao. Yun, walang-wala talagang nangyari. Pupunta ka pa rin sa korte, ang kaso mo ang tawag petition for cancellation of a simulated marriage certificate. Papakancel mo lang yon. Pero kung meron kang dokumento at may trappings ng kasal, like nagkaseremonya, pero hindi naman kayo nagsama, pero wala naman kayong marriage license, iyan, declaration of nullity. So, but in any event, pupunta ka sa korte para mapasawalang bisa yung papel na yan. Ayun. Okay. Ito ating next question, Dean, sabi niya, sa isang homeowners group ay nag-approve ng rules only recently na maximum of 3 members only daw ang household. Ang tanong ko po, may mga members na 6 sa isang household, pwede bang alisin ang sobra members na sila bago pa nagkaroon ng rules na gano'n? Hindi pwede retroactive effect ang lahat ng mga rules. Dapat prospective lang. Pasulong, hindi paatras. Paurong. Pero alam mo, Gladys, baka pwedeng questionin yung rules na yan. May limitation ng number of people. Parang kasi pamamahay mo eh. Iba na yung pwede mong maitao sa sarili mong pamamahay kesa sa mga reglamente na dapat one story lang, ha? Dapat walang garahe, ha? Dapat may kanal ka sa paligid, ha? Iba yun. Ito, tao to eh. Habitation to.
Baka, yeah, ewan ko, pwede mukha at limit. Para kayo na ako nakarinig ng ganyan din, na ililimit. Homeowners, I would assume na ito'y mga bahay-bahay, ng property mo yan, di ba? Tama ka, Gladys. Bahayan. Oh, sana kondo. Okay lang kung kondo. Or apartment. Oh, oh, oh. Pero yan, yes, bahay mo yan na may titulo ka. Na kayong mga may-ari eh nagtitipon-tipon para sa isang common interest. Security, cleanliness, lahat ng mga iyan, camaraderie, pero ikaw lang ang dapat tumira dyan, ha? Magdalawang asawa lang kayo dyan, ha? Para mali yun. Parang hindi ka na pwede mag-anak ng tatlo kasi magiging lima na kayo. Limited to one child kasi may limit of three people lang. Parang naibahan ako doon. That's no? Correct. That's correct. Sana nagpapaupa mo, pinapaupa mo. Yes, yun, that's okay. Yes. Kasi hindi pag-aari ng umuupa, 'di ba? Mm-hmm. Yung kanyang tinitirahan, so pwede siyang ligyan ng limitasyon. Pero the concept of ownership kasi, the right to enjoy, the right to destroy, the right to alienate, yan ang mga rights niya eh. Yan. Oo nga eh, kakaiba. Okay, anyway, happy Monday. May gusto lang po ako i-consult. Nagre-rent po kami for 2 years na. Sinabihan kami ng may-ari na maghanap na daw kami ng dilipatan sa loob ng 3 buwan dahil daw po may kamag-anak siyang gustong tumira sa aming inuupahan. Wala po siyang binigay na kontrata at nagbabayad po kami sa kanya through PDCs, post-dated checks. Pero wala rin siyang binibigay na resibo. May right po ba kami na humingi pa ng mas mahabang time para makahanap ng bahay? Hindi po kasi madali makahanap ng lilipatan sa panahon ngayon. At kung meron man, malaki rin ang hihinging deposit at advance. So, sa Makatwid, 3 months ang binigay sa kanila kung pwede daw siyang humingi ng mas mahaba pang time. Tapos binalita niya rin sa atin, she shared na they pay through PDCs. Pero wala daw na receipts. I think that's another, ano, ibang usapan na yung walang resibo, no? Yung ibang receipt po, pwede nyo talagang isumbong sa BIR. Dapat lahat ng bayad, may receipt. Pero tama po si Gladys, naiiwala yung problemang yon sa kontrata ng renta. Unang-una po, ang kontrata ng renta, pwedeng nakasulat at pwedeng hindi nakasulat. Hindi porkit hindi nakasulat, wala ng kontrata. Ang ebidensya po na may kontrata ay nandiyan kayo at kayo'y nagbabayaran. So, yun, kontrata. Ngayon po, kung wala pong tinatakda, sabi sa atin ng batas, na 1 year, 2 years, 3 years, kung wala po, kung gaano kayong kadalas magbayad, yun po yung termino. Kung once a month kayo magbayad, month. Iyan po. Ganun po. Kung once a year kayong magbayad ng malakihan, year by year. Nasa batas po natin yan. Pero kayo, mukha atang month to month. Ngayon, sinabihan na kayo na 3 buwan ka na lang dyan. Kasi kailangan na ng kanilang kamag-anak. Okay. Ngayon, papasok naman tayo sa rental control law. Kung mas mababa po sa 10,000 ang inyong upa, eh baka may laban-laban kayo. Kasi yung pangangailangan dapat nung may-ari. Hindi lang mag-anak niya. Iyon ang dahilan na nasa batas. Kaya kung ako may-ari, sasabihin ko, tapos ang renta mo 5,000 or 6,000 or 3,000, kailangan ko na kasi wala na akong matitirahan. Okay yun. Oo. Pero kung ibang tao at belote 1,000 kayo, yun, merong parang laban yun. Kasi pumapasok kayo sa rental control law. Pero nasabi nyo, may deposit kayo, meron kayong advance. Mukha atang iyan ang mga alituntunin sa mas mataas sa 10,000 ha. Diba? Kaya kung mas mataas po dyan, eh talagang basic contract rules ang iiral po dyan. Kaya baka po, yung sinasabi ko lang, unless na meron kayong ibang mga kasunduan,
ang may-ari po talaga kaya na may pag may karapatan pakinabangan ang kanyang pag-aari sa pamamaraang gusto niya, whether ibibigay niya sa kamag-anak niya o hindi o sa anak niya. Kaya pag-usapan niyo pong mabuti kasi ang kontrata po ay kasunduan ng dalawang panig. Kung ang isang panig ay hindi papayag, wala pong kontrata. Ayun po. Okay, ito naman din. Magtatanong lang daw siya kung may makukuha ba kaming lupa o pera kung sakaling mabili itong binabantayan naming lupa. 1 hektarya po ito at binabayaran po kami ng 800 pesos a month. 28 years na po kami ditong caretaker. Salamat po. Okay, caretaker po kasi. Iba po ang caretaker sa bona fide tenant na ayon sa ating land reform. Ito po yung mga magsasaka. Ito po yung mga nag-harvest, nagtatanim. Kayo po parang guwardiya. Guwardiya ng lugar. So, hindi po papasok yung dapat meron kayong portion na ibibigay sa inyo. O kaya meron kayong disturbance compensation, mukhang hindi papasok po. Kung iyan po talaga ang role ninyo dyan, yung parang guwardiya.